ka viewers, welcome back to our YouTube channel. Ngayon dito, nandito po tayo sa shop. Saan ay gumagawa po tayo ng planter pot na mid or fiberglass. Cylindrical type po siya. So ito po yung pattern natin, actual pattern natin. So kailangan po kasi ng pattern pag gumawa tayo ng planter pot mid fiberglass. And one thing, ito pong planter pot na sample, nirequest po to ni Miss Alice Dixon, isa sa mga famous na actress dito sa Pilipinas. Dahil ang plan po niya ay ilalagay po doon sa isa sa hotel dyan sa may BGC Taguig City. So ngayon guys, ipakita ko po sa inyo yung almost simple pat, simple lang po na proseso. Yung mat natin na ilalagay natin sa plan, sa pattern, ang una kong gawin is yung bottom niya miss muna. Lalagay ko muna yung fiber mat niya sa loob na halos nakatugma doon sa diameter o sa bottom ng pattern natin. So once na mailagay na po natin to, ididiin muna natin pala bago natin i-saturate ng chemical. Kailangan wala nakaangat, kailangan naka-flat siya, nakadikit para maiwasan po yung mga bubbles. Although hindi naman 100% talaga na mawala yung bubbles, meron naman kung pinatitira. Kahit saan man, hindi talaga ma-perfect na 100% na walang bubbles. Pero normal lang yan. So after placing the mat doon sa loob ng pattern, magtitimpla po tayo ng chemical na gagamitin niya na pang-impregnate sa mat natin. So ang gawin natin guys, kunti-kunti lang po, huwag masyadong marami para hindi po sayang. Yung sakto-sakto lang na haluin. Yan, tapos haluan po natin ng pampatigas o tawag itong hardener. Once na malagay na po siya, i-mix po natin ng maayos para maganda yung pagka-simple ng chemical natin. Kaya hindi mo sumisa rin po marinig na naman kita. Yun guys, haluin mo natin ng maayos at least mga 1 minutes para maganda yung curing niya, uniform. So while waiting dun sa hinahalo natin, cut mo lang. So ngayon guys, nahalo na po natin yung chemical. So ngayon, ibabasain na po natin yung mat sa loob ng pattern through using the flat brush. Kailangan mabasa po siya ng maayos para maganda yung pagka-curing. Yan, binuhos ko na po lahat ng chemical. Saka ko lang sa hagurin, paikot para para pantay yung pagkahalo, para mabasa lahat ng fiber mat niya. Once na mabasa po to, once na ma-impregnated na po to ng chemical, kailangan po natin patuyuin siya at least 15 minutes to 30 minutes. Kung magkulang man yung timpla natin guys, dagdagan lang natin. Yan lang po, ng konti, para lang mabasa siya lahat. So kailangan i-press talaga siya na maayos, especially sa mga kanto-kanto, para ma-form yung curve niya. Kasi kung hindi natin i-diin ng maayos, dyan po magkaroon ng mga bubbles. Magka-tendency po magkaroon ng mga bubbles. Simple lang po, para ka lang nagpipintura. Although, ibang chemical ang ginamit. Same flat brush, binabasa mo lang. Yan, kailangan basahin ng maayos para pantay siya. Yan, hagod-hagorin ng brush yung mga bukol-bukol na na mat na hindi masyadong nabasa, kailangan basahin o idiin. Yan. So, yan po, dindiin natin po yung
mat natin para mabasa siya na maayos. Although guys, medyo may kunting amoy po ito. So, kailangan mag-mask po. Kaya nakamask po yung nagpapahid nito. Pero hindi naman masyadong matapang. Sa mga sanay, okay lang. Pero sa mga baguhan, medyo matatapangan talaga. Ayan guys, nabasa na po natin lahat yung mat niya sa flat butong. So, hayaan po natin siyang matuyo ng 15 minutes para titigas po siya. Ilang minutes ang